welcome back sa ating YouTube channel, ang Mom Shein. So for today's video, mga mare, ay tuturuan ko kayo ng mga kung ano yung mga katanungan nyo. Ito yung mga common din na tanong dito sa ating YouTube. Ano? Ito ay tungkol po sa pagiging affiliate. Ha? So isa po akong Shopee affiliate at isa rin po akong TikTok affiliate. So mga mare, hindi pa ako ganung kadami ang kita. Actually, hindi talaga ako kumikita ng ganung kalaki pa. Kasi as in, ang kinikita ko palang mga 100, mga 100 pesos sa 300. So sa isang araw po na nag-live ako, minsan sa dalawang oras kong pagla-live nakaka 300 na magpo ako noon, and then nag-stop na ako kasi mga mare, isa po akong full-time mom, tapos may estudyante ako sa umaga tsaka sa hapon, tapos sumusundo din ako. So ganun lang po yung aking pagla-live. So hindi po ako ganun kumikita ng katulad ng iba na talagang libo-libo na, 100 of 1,000, 56 mga ganun, mga 2 digit niya. So ako mga mare, nasa hundreds pa lang tayo, no. So eto na mga mare yung ating mga katanungan ninyo, no. So sasagutin ko lahat ng inyong mga katanungan sa pagiging affiliate dito kay YouTube, no. So hindi po ako ganun kadali, and disclaimer lang po na para din po sa inyong kasiguraduhan, pwede din po kayong mag-search sa mga Google or mag-search po sa mga Facebook or mag-search dito sa YouTube kung ano po yung mga katanungan nyo para po ma-make sure nyo po. So, unang-unang katanungan mga mare ay ang pag-approve ng payment settings ni Asha. So, unang-una lagi yan ang katanungan sa Shopee Affiliate, yung payment settings. So, ganito yan mga mare, ha. So, mga mare, ang payment settings po ni Shopee Affiliate ay hindi po ganun kataga, hindi po ganun talaga kabilis ma-approve. So, ang sabi ko pa nga sa inyo, kailangan nyo pong mag-wait na ma-approve kayo ni Shopee as a kailangan ma-approve yung inyong payment settings po para makasahod po kayo, kasi doon po papasok ang inyong mga commission as a Shopee affiliate. So ano ba yung common din na mali doon sa payment settings? Unang-una mga mare, ang common din name nung sa payment settings ay ang Cbank branch name. So isa-search niyo yan. Meron po akong nandiyan po, ilalagay ko po yung link sa comment section kung saan niyo pwedeng mapanood yung dapat ilagay niyo sa Cbank branch name. So yun po yung exact na ilalagay niyo, kasi yan po ay tinanong ko sa customer service ni Shopee. And then sumunod mga mare ay ang beneficiary's name. So, unang-una dito ako nagkamali mga mare. So, nakadalawang submit ako ng payment setting kay Shopee, no? So, ang nilagay ko dyan is yung beneficiary, kasi ang pagkakaalam ko, ang beneficiary is pag na-chugi tayo, is si beneficiary. So, hindi ganun mga mare. Si beneficiary, ang ilalagay nyo ay inyong pangalan mismo po, ha? So, yun po ang ilalagay nyo, ang inyong mismong pangalan po. Ang pangalan mo ay Juan de la Cruz. Juan de la Cruz po ang inyong ilalagay. Sumunod na mga mare na pagkakamali rin natin sa payment settings is kailangan po natin ng secondary bank. So ako mga mare, ang inilagay ko ng secondary bank ay kumuha po ako ng isang bank account. So kumuha ko ng bank account sa Landbank. Ay, nilimutan ko na. Sa Landbank po ako nag-open ng account. Bakit sa Landbank? Kasi mga mare, sa Landbank nung time na yon, nung pandemic na yon, yung bank, Landbank po ang may pinaka mabilis na proseso or kaunti lang ang requirements compared ko dun sa mga ibang bank. Kasi yung mga ibang bank, naghahanap pa sila ng COE, saan kong gagamitin, saan mang gagaling. Although, meron din naman ganung tanong, pero mas madali ko kumuha sa Landbank ng account noon. Nung pandemic ko kasi kinuha yun, parang nagkaroon sila ng open na pwede kang mag-open ng account sa kanila for only, may maintenance balance siya na 500 pesos noon. Siya yung may pinakamababa na maintaining balance, kaya sa Landbank ako kumuha ng sa aking secondary account. And then, sumunod natin na tanong mga mare, yung photo proof ng inyong bank account. So, photo proof. So, ang kailangan nyo doon, hindi ba meron pang iba banks yung secondary account? May isa pang ikaw i-upload na bank. Ang kailangan nyo doon is mag-open po kayo ng Cbank accounting nyo. Which is, ang gagawin nyo po ay magda-download kayo ng Cbank application sa inyong mga cellphone. Sumunod mga mare ay ang tax info. So, ang tax info, yun po yung ating tax identification number. So, kung nag-work na po kayo noon, ay kailangan po, makikita niyo po yun sa mga requirements niyo, may nakalagay po doon na tax number. Yun po yung ilagay niyo. Kailangan po natin kumuha na ng kailangan niyo po noon, tax. At syempre, valid ID mga mare, ha. And then, sumunod po na lagi nga kailangan sa payment settings o yung
kailangan yung i-ano is syempre yung inyong full name at saka active email address, no guys? So kailangan laging tama, mga mare, para hindi kayo paulit-ulit at hindi kayo paulit-ulit na nape-pending, mga mare, ng inyong payment settings. So ayun na, yun yung tungkol sa payment settings. So kung may nakaligtaan pa ako, i-comment nyo lang. So ito pa yung isa pa nga mga pagkakamali, or hindi naman pagkakamali, is paano yung pag nakikita nyo kasi sa conversion, makikita nyo din yung mga commission nyo eh. Tapos may nakalagay doon na pending, unable to pay. So, pending. Ibig sabihin, pag pending, hindi pa pumapasok sa inyong account. So, di ba merong mga commission? Yung commission ninyo, mga mare, ay papasok po yun sa Shopee Wallet. No? Sa Shopee Wallet po papasok ang inyong commission. Kapag wala pa po itong 2,000 pataas. Kapag po 2,000 na siya pataas, ang alam ko, hindi pa ako nakakarating doon, ay papasok po ito sa inyong CBank account. Kaya kailangan po may CBank account kayo na nakalink kay Shopee. Nagets niyo po? So, kailangan may CBank account kayo na nakalink kay Shopee doon sa payment settings ninyo. Kasi kapag po ang inyong in-earn na komisyon is parang 3,000 or 2,000 pataas, kapag dating ng sahod kay Shopee, ay doon po papasok. And kapag man po 2,000 pababa, dadiretso na po yun sa inyong Shopee Wallet. So, kailangan naka-activate ang inyong Shopee Wallet kasi doon po papasok ang inyong commission din. So, bakit ba pending? It's either hindi pa pumapasok siya sa inyong Shopee Wallet or aantayin niyo po yung munang i-acknowledge niyo or magkakaroon kayo ng AR tapos i-acknowledge receipt niyo po. Yun na. Kapag na-pending niyo na po si acknowledge receipt, ay aantayin na lang po kayo na pumasok ito sa Shopee Wallet niyo kapag sahodan na po kay Shopee. So, saan nanggagaling ang AR? O, so, ano yung makikita ang AR o acknowledge receipt? So, pagdating kay conversion, mga madam, pag nakita niyo sa taas po noon, may nakalagay doon, kailangan mong mag-acknowledge, diba? Makita niyo doon yung word na acknowledge. Tapos, pipindutin nyo lang po yun, mga mare, tapos acknowledge nyo lang, tapos magiging okay, tapos nag-email din po sila doon sa registered email ninyo, guys. So sana naintindihan nyo. So kapag hindi, mag-comment lang kayo dyan, guys. So na po, so pagka tapos na nun, tapos na tayo, no, cancel, yung word naman na cancel, oh. Pumunta kayo kay conversion, nakita nyo may nakalagay kayo cancel. Bakit? Kasi it's either, ganito ha, minsan nagagawa natin to sa iba, diba? Sa isang app, ganito yung ginagawa natin. Umo-order tayo dun sa mismong ating mga video. Mamare, hindi po yung pwede dito kay Shopee. So, kung pa-orderin nyo si sister or si brother or si mother gamit ng isang wifi address or pares kayo ng IP address, ay madedetect po ito ni Shopee at ito po ay magkakaroon ng maka-cancel po. Yan. Yun po ang ibig sabihin ng cancel. So, it's either ganun po yung nangyayari or dahilan kung bakit naka-cancel si item. So, hindi po pwede yon na kayo mismo or kapatid nyo at same kayo ng wifi, same kayo ng IP address, sila ang order para magkaroon kayo ng question. So, yun po ay naka-cancel ni Shopee. Ayun guys, so if may katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa ilalim para masagutan natin yan. So guys, tapos para mas madali natin masagot yan, guys, screenshot nyo na rin yung nakalagay doon sa inyong app kung bakit yun ang tanong ninyo. Kung para mabasa ko talaga yung mismo nga tanong ng or bakit siya, bakit ganon, di ba guys? Yung parang screenshot na bakit pending, ganyan-ganyan ha guys. So ayun lang guys ang ating for today's video. Sana po may natutunan kayo. And sana abang-abang kayo sa mga live natin dito kay OYT para po masagot ko ang inyong katanungan. So goodbye and good luck sa ating mga ka-affiliate at sana sabay-sabay tayong yung mga charot. So ayun lang guys. Bye!